at isipin ng mabuti. Vista Pilipinas. Yeah. Bawat sabihin niya, pakinggan mo talaga. Walang paligoy-ligoy, diritso lang talaga. Kung ikaw ay insimada, mainis ka sa kanya. Kapalad mo lang ang iyong mukha, baka matuto ka. Ay, Vista Pilipinas. Pista, busis mo ay busis to para na. Pista, laban mo ay laban to para na. Pista, Pilipinas. Oh yeah! At matindi at magkulit. Hindi siya bayaran, hindi siya kumakabig. Hanapin mo na siya at i-follow mo na siya. Vista Pilipinas. Vista. Ang boses mo ay boses ko. Tara na. Vista. Ang laban mo ay laban ko. Tara na. Kapalad mo lang ang iyong mukha, baka matuto ka. Ay, Vista Pilipinas. Vista. Ang boses mo ay boses ko. Tara na, Vista. Ang laban mo ay laban ko. Tara na, Vista. Vista Pilipinas. Pagising sa umaga, matanghali at gabi. Vista Pilipinas. Bawat sabihin niya, pakinggan mo talaga. Maayong gabi, Bisaya, sub Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi sa lahat ng mga OFW saan man panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino. Kaya naman, saludo po ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Mabuhay po kayo. Magandang gabi sa lahat ng mga Iskunyang Duterte diehard supporters, kasama na rin BBM supporters, Bantag supporters. Tara! Bisda ka na! Isang magpapalang araw ng Webis po sa ating lahat dito sa Bisdak Pilipinas, December 21. Nako! Apat na tulog na lang, Pasko na! Maayong Pasko sa lahat ng mga Bisaya! Merry Christmas po sa ating lahat ng mga Pilipinong umaasang babangon tayong muli! Bagong Pilipinas, bagong mukha! At maraming salamat po sa mga buhay naman ay sa walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas mula noon hanggang ngayon at sana po magpakailanman. Maayong Pasko! Maraming salamat po sa mga nagpakulay ay Dalitunin, Baby J, Chay, Saharis, Jim Risaka, Jin Satorn, Gigi Kojima, Faye Eringan, Telinda, Maria Crisanta,
Nita Remy de Lelita Gunung Saza USA, Shinhari Davilo, Miss Gwen Dali for short. At maraming salamat po sa pamasko. Galing po kay Ma'am Isabila Perida at Ma'am Lourdes Ispahas. At sa magbigay sa akin ng pamasko, ayaw magpabanggit po ng kanyang pangalan. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo. At Merry Christmas po sa ating lahat. Pa-like naman, guys! At bukas po ay wala po tayo. May live po tayo bukas sa alauna, pero wala po tayong topic at bigyan po natin ng daan ang ating kawang gawa po sa Bisdak Pilipinas. Ito po yung pinakamalaking kawang gawa natin sa Bisdak Pilipinas ngayong taong 2023. Mamimigay po tayo ng libreng bags, kagaya po sa ginawa po ni Vice President Inday Sara diyan sa DepEd. Namimigay ng libreng bag. Bukas po yan, ha? Bigyan po natin ang daan. At maraming salamat po in advance sa nag-sponsor, Ate Linda Sniper at Ma'am Maria Crisanta at Sarah Vina. Thank you so much po sa inyo. Mabuhay po kayo, ambagan, maliliit man, pero pag pinagsama-sama, sobrang laki. At maraming salamat po sa lahat ng mga moderators, subscribers, kasama na po yung mga bashers at trolls. May ambag po kayo dito. Marami po kayong mapasayang mga kabataan dito sa Bisdak Pilipinas. Bukas na ho. Yan! Magandang gabi ho sa inyo, Marilo Torrijos, Ibaco, Ma'am Corazon Austero, Idhay, Jesus Valdivina, Maria Luz Dris, Mercedita, Lantaka, Bright Naria, Lina Biabogat, Corazon Takahashi, Rolaida, Idhay. Ay, Merry Christmas pa na dapat bati natin. Thank you ulit. Merry Christmas, Marvi, Victoria, Sunday, Bitgudzan, Corazon Austero, Merry Christmas po sa inyo, Recto Emily, Mercedita, Merry Christmas, Lucila Gabo, Baluds, Marilay Samaanyo, Kelly Kelly, Merry Christmas po sa inyo, Venus Diaz, Florence Kaiso, Connie Mamak, Merry Christmas, Adjel, Raul, Ginny Luntayaw, Ibaku, Merry Christmas po, Bru Yayi, at sa mga hindi po nakapag-subscribe sa My Bisdak, pangalawang YouTube channel ko ho, nakapin sa inyong comment section, maraming salamat in advance. Pa-subscribe ho. Merry Christmas po, Ma'am Erlinda Flores, Kiyoko Sudo, Nining Viga, Venus Diaz, Bridget Sagon, Merry Christmas, Jesus Valdepena, Jean Macuñana, Aki, Merry Christmas, Ida, Venus, Ginny Carino, Villamor, Ramon, Merry Christmas po sa inyong lahat. Oh, teka lang. Tumalon ka man sa bangin. Hey, gising! Gaga tumalon na. Opinion PH, Merry Christmas po sa inyo. Esther Sanico, Danilo, Merry Christmas, Amelieta, Remia, Julius Licayang, Merry Christmas, Evangelenko, ni Mamak, Merry Christmas, Remia. Nay Lourdes Ispahas, Merry Christmas, Charilo, Felicidad Milyare, Mercedes Ebert, Merry Christmas, Nering Biga. Charlie, Merry Christmas po sa inyo. Mabuhay po tayo, Evangeline, Victoria, Senior Traveler. Merry Christmas po. At Nay Morning Joe, Merry Christmas, Nay. Michael George, Merry Christmas, Nering Biga. Merry Christmas po sa ating lahat. Jima Pasyente, Merry Christmas sa Lakitok, Merry Christmas po. At Bright Naria, Yuli, Sarah Vina, Sniper, Merry Christmas po sa inyo. Delight, Merry Christmas na mamas ko daw si Delight. Ginalin sa iyo, Danilo, Elizabeth, Merry Christmas po. Mabuhay po tayong mga Pilipino! Ah, ito na! Mabilis ang live dahil matulog tayo ng maaga. Baka hindi tayo, baka malit tayo. Bibigyan ko po kayo na isang oras na balitagtakan, isang oras na buljakan. Joy Palma, magandang gabi sa inyo. Nako, Nimal! Oh. Sana miri ang Christmas! Di madalyaro buong Natali. Ano ibig sabihin buong Natali? Magandang gabi ba yun? Merry Christmas din, ma'am. Sorry, mama. Marilenero, magandang gabi sa inyo. Pag-usapan po natin ngayon. Kanina, sinabi ko po sa inyo, di ba tumitrending po ngayon, 450 billion daw unprogrammed funds. Pero ito, 730 ho yung sinabi. Totoo ba itong 730 billion unprogrammed funds? Palusot? Sinabi ko po itong palusot.
Kasi nga, unprogram nga, ibig sabihin, wala sa programa, hindi na pag-usapan. O ano tawag dyan? Palusot. Again ha, disclaimer, nagtatanong kami ha. Ay, Diyos ko. Ano ba nangyari sa Pilipinas? Ay, naku, bawal magtanong. Naku, nayari. Nagtatanong ho kami. Totoo ba itong 730 billion pesos na unprogrammed na funds? Palusot na pondo? Kaya, pakinggan po natin itong Senator Coco Pimentel. Sabi ni Jameros Castillo, baka ipatawag ka. iba pa yung kagabi ha, 500 billion din yon kagabi. 500 billion din yung sinabi po sa ABS-CBN. Ito 730 ho ito ha. Gandang gabi po, Yasi Tansyon ko, na dapat may pakialam po ang bawat Pilipino dito. At pag-usapan din po natin itong kakaibang survey na pinalabas po ng Pulse Asia. Survey ho ng duwag at survey ng matapang. Meron pala nun, no? Ngayon ko lang first time ba to na merong ganitong survey? Kasi ang survey po kasi, kalimitan, trust and approval rating. Nananadya ba tong Pulse Asia? Sabi ni Bright Naria, Bisdak, dapat may disclaimer agad yung intro mo. Kaya nga kasi, unahan agad natin. Question mark yan, nagtatanong lang, no? Buta, mahirap na. Oh. Mag-miri sa Kongreso. Mag-miri Christmas sa Kongreso. Karapatan naman talaga natin magtanong, lalo na pondo ng bayan pinag-uusapan. Mamaya na po natin pag-uusapan kung sino yung duwag, kung sino yung matapang. At alam nyo naman kung sino yung duwag at sino yung matapang. Palike muna guys. Again, mabilis ang live lang ho ito para po ngayon. Ito, pakinggan po natin yung birada ho agad. Palike guys, palikes. Umuutal na bigla pag may video, no? Okay, sabi ni Hans, the illegal asking of questions. Man, ako naman talaga, nandito na naman tayo eh. Ayaw nyo kasi matanong pagdating sa pira eh. Billion-billion po itong tinanong namin sa inyo, ha? 750 billion ito. Bawal magtanong. At galing po ito mismo kay Senator Coco Pimentel. At ako'y nagulat kasi nga akala po natin 450 billion lang yung unprogrammed. Pero sinabi naman kasi niya as 450 billion. Pero nung dulo nagulat ho ako kasi tinutal niya 730 billion pesos eh. So iba pa ho yung iba pa ho yung 500 billion na sinabi ni Tamba na ipamamahagi umano sa porpis at ipapamahagi umano sa mga tuda, ganun. May programa ho sila eh. Ang tanong, mapupunta ba dun? Okay, pakinggan po natin itong si Senator Coco Pimentel. Again ha, si Senator Coco Pimentel, minsan ayos din ito eh. No? Minsan hindi. Minsan okay, no? Minsan hindi. Ito, at least ito, ayos siya sa atin sa itong sitwasyon na to. Kasi nga, siya ho yung nagsasabi dito, ha? 730 billion no, ito, ha? Hindi birong pera ho ito. Pera ng bayan, yan. Puta, akala ko ba, ang Pilipinas, sobrang hirap, pero grabing pera. Nagkalat, ubusan na talaga to ng pundo. Ito, pakinggan natin. Sir, ano po ang komento ninyo dahil napirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos yung pambansang pondo sa susunod na taon? Inaasahan po ba ninyo na sana ay nagkaroon ng mga veto doon sa inyo pong mga points na ipinunto bago po ang signing ng budget? Merry Christmas muna rin sa tanan. Okay. Ang budget kasi sa akong tanawa, sa aking paningin po ay depektibo. In the sense na
ang approve ng Kongreso na total budget amount. Kasi ako kasi sa total ako nakatingin eh. Sinasama ko yung unprogrammed appropriations. So ang total budget amount ay 450 billion pesos na mas mataas. Ang inapprove ng Kongreso mas mataas sa pre-propose ng executive or ng presidente. Eh bawal yun. Sa mata ko, bawal yun sa according to the Constitution. The president presents the budget and Congress may approve the budget or and even may reduce the budget, but it cannot increase the budget as requested by the president for the operations of the government. Oh, kasi nasa president. Okay. Unang birada pa ni Coco Pimentel, depiktibo daw yung aga-a, no? Linawin natin guys ha. Ang presidente, no, ay nagre-request ng budget. Kung ano yung napag-uusapan, ay dapat bawal po siya dagdagan. Pero pwede pong bawasan yan. Yan, yun ang sinabi na Senator Coco Pimentel ha. Meron kasing unprogrammed budget. Again, ulitin ko ha. Meron na po sila talagang nakaalukit na unprogrammed budget. Hindi ko ba alam bakit ba mayroong unprogrammed budget? Bakit nauso ba yung unprogrammed budget? Ano bang meron? Pag sinabi mong unprogrammed budget, wala ho sa programa ng gobyerno ho yan. Walang nakalaan. Kutsa, may confidential funds pa ha. Tapos yung confidential funds, sablay pa. Tapos mayroon pang unprogrammed funds. Puta, lima sambayan guys. No? Unprogrammed. Puta, wala pa. Baga, palusot. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Palusot yung sabi ko dyan. Unprogrammed. Again ha, meron na talaga silang unprogrammed. Kaso nagulat po itong si Senator Coco Pimentel. Bakit merong additional na 450 billion pesos sa unprogrammed budget? So ngayon, ganito. Magkano ba yung unprogrammed budget na sinabi na ni-request ng Office of the President at na-approve ng Kongreso. Okay ha? Magkano ba? Kutsa, oo, ito sabi ni Hansa, unprogrammed, extraordinary, Diyos ko, liquidation by certification, o ginagawang Pilipinas dyan. Magkano yung unprogrammed na napag-usapan, no, na na-request at na-approve nila, at pagdating sa bicameral, ay magkano yung nadagdag? Sabi 450 billion, di ba? So mga ito, tuloy natin. Presidential system tayo eh. So ang pinakasikat na politiko sa buong Pilipinas, ang presidente, kasi nga presidential system nga tayo eh. Yun nga. So si presidente ang ina-assume na siya ang alam niya kung paano gumagalaw ang buong gobyerno, kaya gumagawa siya ng estimate. Okay, ito lamang po ang... Teka. Alam ng presidente kung anong galaw ng gobyerno. Tandaan nyo ha? Alam ng presidente kung anong galaw ng gobyerno. Isa lang ang ibig sabihin niyan, lahat ng nangyayari sa ating bansa, alam ni the Junior. Lahat ng nangyayari ngayon sa mga Duterte sa SMNI, alam ni the Junior. Kakasabi lang ha? Tama naman talaga si Senator Coco Pimentel. Paanong hindi malaman? Eh siya nga po yung pinakasikat na tao sa ating bansa. Sa Bisaya pa, sikat Chupoy. Nagalit na galit na ngayon si Tatay Digong. Tandaan niyo ha? Alam ni BBM, alam ng presidente kung ano po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Maliwanag yun. Malinaw pa sa sikat ng araw yun ha. Okay, tuloy, Senator. Ang maximum na halaga na kailangan ko para mag-operate ang gobyerno. Tapos, sasabihin ng Congress, hindi, dagdagan pa namin yan ng 450 billion pesos. E, bawal na po yun. Pagmamalapis ba yun na maituturing, Senator, lalo pa, di ba dapat na sa spending plan nga ng pamahalaan, di ba dapat itemized, Sen? Correct. Exception na lamang po itong, nabanggit po ninyo. At ang general rule na talaga ngayon, pinagsisikapan na talaga na itemize.
Pero sa totoo na buhay, kasi kahit tayo na mag-budgeting tayo sa bahay natin, sa household level, sometimes meron tayong tinatawag na contingency fund na hindi na natin yan ma-itemize. Yan na yung pinaka-specific na description ng gastos mo. Yan, contingency fund. So, meron pa rin mga tinatawag na lump sum sa budget, pero sinisikap na ng Kongreso na iwasan yung ganyang klaseng paglalump sum. So, ina-itemize. So, pati naman yung unprogrammed appropriations, itemize po yan, nakalinya din po yan. Except that, ang aking position is, merong very specific na nakasulat sa Constitution eh. So, maski na disagree ang mga, kunyari, ang mga mambabatas, hindi agree, hindi kami isang ayon sa nakasulat sa Constitution, wala kaming magawa kasi di naman batas yung Constitution na pwede namin i-amend. So, kailangan i-amend yan ng taong bayan. So, kung meron nakasulat sa Constitution na hindi sangayon ng mga mambabatas, wala kaming choice kundi sundin pa rin ang Constitution. O ano yung... Okay. Ang sarap ng sinasabi ni Senator Coco Pimentel. Ate Cherry Tusaki Kunbawa din sa Torn. No? Ang sarap pakinggan o na kung ano yung nasasabi sa batas ay kahit anong gawin po ng Kongreso, pag ang batas ang pinag-uusapan, walang ibang gagawin ninyo dyan kung di sumunod kayo sa batas. Magandang gabi sa Lumibaksal. Ang problema, sumusunod ba sila sa batas? Kagaya ito ngayon, tandaan ha, bawal magdagdag ng pundo sa pinag-uusapan, sa budget deliberation. Pero, pwedeng magbawas. So, itong na-discovery natin ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, ay nagdagdag ho sila. Billion-billion. So, anong ibig sabihin nito? Nilabag ho nila ang batas na sila ang gumawa ng batas. Ito po yung masaklap. Ito po yung masakit na katotohanan. Ah. Sila yung gumagawa ng batas, pero sila naman yung hindi tumutupad sa batas. Ito ang masaklap po na katotohanan under Marcos administration. What happened now sa SMNI? Bigla-bigla nagpataw, pumalag ngayong mga senador eh. Sabi, mga galit ba kayo sa SMNI? O mga takot ba kayo sa SMNI? Takot ba kayo sa katotohanan? Pati si Super Ate, bumira din eh. O ito guys ha, pira ang pinag-uusapan. Pagdating sa pera, dapat itemize. Saan mo gagastusin yan? Simpleng logic lang yan, Bais. Ganito eh. Simpleng logic lang. Kung sa atin nga po, sa loob ng ating tahanan, sa ating bahay, eh naka-itemize yung gastusin natin eh. Tama ba? Naka-itemize tayo. With resibo pa nga ho eh. Magbayad ka ng kuryente, nakalaan na po ito para sa kuryente, may resibo. Magbayad ka ng tubig, mayroong resibo eh. Bayad ka sa bahay, upa sa bahay, may resibo ka. Bayad ka sa internet, may resibo. Naka-itemize, ito yung dapat na panggastusin. Monthly amortization sa kotse mo, pang-grocery. Nakaayos na ho yan. Yun ang sinasabi, itemize. Pero ang pera na pinag-uusapan natin sa tahanan natin na hindi milyon, hindi bilyon. At pera natin yun, sarili natin pera yun sa tahanan natin. What more pa kaya na yung pira ng bayan na ngayon ang pinag-uusapan billion of billions, millions of millions, billions of billions, trillions of trillions. Bakit hindi yan naka-itemize? Bakit walang resibo? Sige nga. Bakit hindi tayo mag-demand ng resibo na ang pinag-uusapan po ngayon? Pundo, trillions of trillions, billions of billions. Ito ho tayo ngayon, tapos may palusot pa kayo. Ako po, mabubuisit ka eh. Pag ikaw, mamamayang Pilipino, pag nalaman mo itong mga balita na ito, mabubuisit ka. Kasi bakit pa sabi na, walang pundo ang gobyerno, walang pira, mangungutang tayo, mabubuisit ka ho kasi, meron palang unprogrammed funds
Ngayon ko lang ito, guys, nalaman, guys, eh. Ang alam ko lang, confidential funds and intelligence funds. Pero ngayon, merong unprogrammed funds. Saan po kayo kumuha ng kapal na mukha? Maraming mga Pilipinong nagugutom. Maraming mga senior citizen nangangailangan ng gamot. Mga Pilipinong hindi makarating sa ospital at walang pampagamot. Pero kayo, billions of billions dyan. Unprogrammed funds. Aba, kagaguhan ako ito. Ito sinabi ni ano, ha, ni Senator Coco Pimentel, unprogrammed funds po yan. Diyos ko, meron palang ganyang pundo sa gobyerno. Pag unprogrammed funds yan, hindi po nakalukit kung saan yan. So, ibig sabihin, pwede mong waldasin yan. Unprogrammed nga ho eh. Wala sa programa. Hindi na pag-uusapan. Palusot. Palusot na pundo. O, ito, parang ganito eh. At kunyari, ako yung nagtatrabaho ako sa poultry, no? Nagtatrabaho ako sa poultry. So ngayon, sobrang araw-araw ako nagtatrabaho sa poultry, di ba? Itlog, halos hapon, nag-harvest ka na ng ano yan, ng itlog eh. So ang ginagawa ng mga trabahador dyan, yung mga maliliit, hindi na sinasama yun eh, ng may-ari, papalusot mo yun, ibibinta mo yun, para may sarili kang kita, yun ang palusot. Custom. Custom. Kunyari sa custom. Ayaw magbayad ng tax yung smugglers. O, di ba? Ayaw magbayad ng tamang buwis yung smugglers. Kakausap sa custom. Magpapalusot tayo. Palusot mo naman yung sasakyan ko. May smuggle akong sports car. Palusot mo naman. Bugas. Iyan po yung mga sample sa palusot. O, tuloy, Senator Coco Pimentel. Yung sinasabi ko, na nakasulat sa konstitusyon, ulitin ko, ang sabi sa konstitusyon, ang presidente ang magsasabi kung magkano ang kailangan niya sa pagpapatakbo ng gobyerno. Mm. At ang Kongreso, pwede itong i-approve, pwede itong bawasan, pero hindi pwede itong dagdagan. Anong ginawa ng Kongreso ngayon? Okay! Ulit. Yung suma total na hiningi ng presidente, ay dinagdagan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Ganyan. Grabe garapalan, ha? Sa batas, bawal dagdagan, pero pwedeng bawasan ang hiningi ng Pangulong budget sa Kongreso. Malinaw po yan, ha? Bawal dagdagan, pero pwedeng bawasan. Yun po yung pondo, ha? General Appropriation Act. GAA. Hindi ka pwedeng magdagdag, pero pwede kang magbawas. Pero ang ginawa ho nila, nagdagdag ng 450 billion pesos, billion! Animal, di ba kayo dyan makonsensya sa ginagawa ho ninyo dyan, mga kongresista? Garapala na ho ito, ha? Kasimple ang aking argument. Bawal yan. Sen, bago ko lang ibigay ang bola kay partner Admar, yung unprogrammed funds... Teka. Simple ang argument. Bawal yan. Bawal. Ulitin natin. Bawal. Sa mga bagong pasok, ulitin ko. Sa General Appropriation Act, bawal ka magdagdag. Pero, pwede kang magbawas. So, nangyari yung ngayon, pasabog ni Senator Coco Pimentel, nagdagdag ho ng 450 billion. Puta, konsensya, dibubo na lang ho ito. Pwede yung gamitin, Sen, ano, sa kahit anong programa, sa pamahalaan, projects, programs, discretion ng presidente? Ang discretion ng presidente would be yung contingent fund. Kasi yun yung isa sa mga lump sum na nababanggit ko. Pero ano yun? Programmed yun. Ha? Programmed appropriation yan. Okay lang yun. Napasok ngayon yun sa suma total na 5.768 trillion pesos. Okay yun. Nakasama dyan. Okay. Iba yung contingent funds, ha? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Iba rin yung unprogrammed funds. Yung contingent funds, yung ginawa nila kay Vice President Inday Sara Duterte,
binigyan ng 125 billion na contingent funds, tapos pinagamit kay Vice President Inday Sara. Yung contingent funds, galing po yan sa presidente. Ngayon, dahil magtatapos na po yung taon at mababalik sa treasury, pinagamit kay Inday. O, gawin mo confidential funds to Inday, gamitin mo confidential and intelligence funds, 125 billion. Eh, 11 days na yata, bago mapaso na. Kaya binilisan ang pag... Teka lang, nawala tayo guys. Biglang nawala. Grabe naman ang lakas naman ng signal ko. Oh. Biglang nawala. Teka lang, palike mo na guys. Palike mo na. Huminto eh, nagulat ako eh. Ah, pambira, nandyan na naman tayo. Eh, kaya kasi, billion-billion yung pinag-uusapan natin. Oh. Dalawang kanina. Oh. Ayan na, oh, nandyan na naman. Oh. Grabe na, ayos naman yung signal ko dito. Oh. Bayad naman ako sa internet. Ah. Nasa niban animal. 125 million nga, hindi billion, kay Vice President Inday Sara. 125 million pesos 'yon. Baka billion dinig ma, million. Yung contingent funds, ulitin natin, puta, million, billion na kasi pinag-uusapan natin dito eh. Halimbawa, yung 125 million binigay kay Vice President Inday Sara, gamitin mo kasi pag hindi yan maubos, ngayon, mapapaso na, babalik sa National Treasury. Kaya na-issue si Inday Sara. Kumbaga, siguro, sabi ng Malacan, tamba, natamba, bigay mo kay Inday, tapos gawin nating issue. Hmm. Okay, nang kang resulta, hayan, Inday Sara, na-ano ng issue. Na-detect na naman tayo. Billion, kahapon din. Billion pinag-usapan natin. Na-detect tayo. Tuloy po. Hmm. Pero merong unprogrammed appropriations na ang hiningi ng presidente ay 281 billion pesos ang kanyang hiningi. Okay! Merong hiningi! Naku, nagago na, no? Ulitin ko! Mayroong hiningi si BBM na unprogrammed funds, 280 billion pesos. Isulat nyo ha. Okay ha. Isulat nyo para itutal natin kung tatama ba tayo sa 730 billion pesos. Ha? Kasi ang nakalagay ko dyan sa caption ko, 730 billion pesos palusot na pundo. Ito'y nagtatanong ho kami ha. Tatanong po yan. Merong pong unprogrammed budget hiningi si BBM na 280 billion piso sa Kongreso. So, balit na dapat, ito yung nangyayari. Pakinggan po natin. Noong binigay ng Kongreso, 730 billion peso. So, tinaasan ng Kongreso yung hiningi ng Presidente. Pero pagdating sa unprogrammed, ano, Admar MJ, pagdating sa unprogrammed, sinikap din naman na maging itemized yan. Itemized din po yan. Okay. Mantakin mo! Ha? Pucha, no? Eto, narinig nyo kay Senator Coco Pimentel. Ang hiningi lang naman, 280 billion pesos and program budget. Ha? And program. Diyos ko, Ginoo. 280 billion. Ang program budget, galing mismo kay BBM yan. Humingi sa Kongreso. Pero itong mga buwaka, ang binigay, 730 billion pesos, sumubra ng 450 billion pesos ang program. 280 ang program, plus nagdagdag pa ang Kongreso, 450, ang total, 730 billion pesos and program budget. My God, I hate drugs. Kaya nyo pa? Mga Pilipino? Para saan yung unprogram? Kawawa naman mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo eh. Kung ikaw malalaman mo itong balitang ito na billions of billions hiningi ng Malacañang dinagdaga ng Kongreso,
baka mapamura ka. Pamura ka talaga. Sa totoo lang. Billion ito guys ha. Hindi million. Billion po ito. Pirma agad. Tama na eh, Hansa. Ang bilis. Ang bilis ng pirmahan. Puta, nandyan na eh. Isipin mo yung unprogrammed budget, 730 billion pesos. Para saan yan? Meron ba yan kay Tatay Digong? Kay Tatay Digong, alam ko yan, confidential funds eh. Confidential funds. Confidential and intelligence funds. Pero ito bago eh. Meron na nga silang confidential and intelligence funds, meron pang unprogrammed funds. Okay, sana kung 100 pesos lang yung unprogrammed funds. Eh, hindi po 100 pesos eh. 730 billion pesos unprogrammed funds. Diyos ko, animal, grabe daming pera. Ha? Limas. Paubusan. Paubusan ang kaban ng bayan. Ang magaling maglimas, panalo. Oh. Sabi ni Charito Matierceto, sa ganda ng ngiti ni Bibim, pipirma eh. Mura, 750, 730 billion unprogrammed funds. Oh, unprogrammed funds, sa akin ito, bahala kayo. Mayroon na kami magagamit eh. 730 billion ha, mantakin nyo yan ha. Oh. Sabi ni Gina, sabotahin ang internet niya na a while ago, ganun din kinaturi, Trixie Marlica, now your channel, daming trolls, deleters. Yun na nga eh, lagi-lagi yun, nasasabotahin mo tayo, kagabi din eh, pinag-usapan namin 450, ay hindi pala 500 billion ha. Ito mantakin mo ha, ito, total natin. 730 billion ang program funds, ayon po kay Senator Coco Pimentel, plus yung 500 billion na sinabi ni Tamba gagamitin daw nila kung saan-saan, put, ilang trillion? 1.250 trillion pesos? Diyos ko, animal, daming pera ho. Trillion-trillion na to? Ay, Amor Grandis, nandito si Amor Grandis, legit na to ha. Nakausap ko to si Amor Grandis kanina. Baka masalisihan po kasi tayo, Amor. Ayan na. Ako ha? Eh, ang sarap po sana basahin yung mga nag-comment ninyo. Kaso nga lang, pag binasa ko yan, baka damputin tayo ni Ma'am Shea. Ay, bahala na po kayo. Hindi natin alam. Basta, unprogrammed budget po ito. Ha? Unprogrammed budget. Okay. Tuloy. Oh. Hindi po lump sum yan, itemized. Ang aking issue lang, ang issue ko ay hindi dahil sa lump sum ito. Dahil ang issue ko ay hindi dahil sa hindi ito itemized. Ang issue ko ay tinaasahan ng Kongreso by 450 billion pesos yung hiningi ng presidente. Oh, bawal 'yon, nasa constitution bawal 'yon. Ayan ah. Guys, palike nga guys, palike nga guys, Butangera Vlog, magandang gabi ho sa inyo. Palike nga guys, palike nga kasi nire-report tayo, nire-report tayo ngayon eh, para yung report mawawalang silbi ho yung report. Nire-report tayo kanina kaya diba biglang nag-ano tayo, biglang na-off. Biglang na-palike nga muna guys, palike muna, palike no. Kawawang mga Pilipino no, tayo tumatambay tayo sa Bisdak Pilipinas, tumatambay po tayo sa iba't ibang political vlogger, na pinag-uusapan kung ano na po ang nangyayari sa Pilipinas nating mahal, bagong Pilipinas, wakang mukha, no? Alam niyo po, mang ano ka eh, ang tawag yun, magagalit ka eh. Bakit ganito? Sabi, walang pira ang gobyerno. Nangungutang ng pira. Tapos merong lumabas ang program, nagpalusot sila. Humingi na nga ho ng 280 billion yung presidente na unprogrammed budget, dinagdagan pa ng 450 billion at total of 730 billion pesos. Unprogrammed budget. Bakit po kasi unprogrammed? Ano? Diyos ko. Bakit mayroong ganitong budget, Mr. President? Kayong mga kongresista, pakipaliwanag na ho sa amin ito. Hindi po namin maintindihan. Ayon po dito kay Senator Coco Pimentel, illegal po yung ginawa ho ninyo, labag sa batas, na nagdagdag po kayo ng 450 billion pesos.
dahil hindi pwedeng dagdagan ang pinag-uusapan ninyo sa GAA, budget deliberation, pero pwedeng bawasan. Pero pagdating sa dulo, hinabol ho ninyo, nagdagdag kayo, 450 billion, unprogram pa, mapunta sa unprogram. Oh. Pagkipaliwanag ko sa taong bayan ito, itong 730 billion pesos, unprogram. Diyos ko! Sabi ni Christy Tax, kami ng tax, sinukurakot lang ng mga tambaluslos. Totoo naman o eh. Kaya nga si Tatay Gyung, galit na eh. Di mamasita. Di mapagalitan. Tandaan nyo ha, sabi ni Senator Coco Pimentel, kung anong nangyayari sa Pilipinas, ay alam ng presidente. Kung yung budget kung saan napupunta, ay alam ng presidente yan. Kung anong ginagawa ng mga bataan ng presidente, alam ng presidente yan. Alam mo yan. Di ba kayo kikilabutan dito sa 730 billion and program? Para saan? Saan pupunta ho yun? Baka po pwede po ipaliwanag sa taong bayan. Karapatan naman talaga ng taong bayan magtanong na saan po yung 730 billion pesos? Baka ipatawag niyo ako sa Kongreso. Ayoko doon. Yes, yes or no lang pagpipilian, animal. No? Gandang gabi po, sweet melody. Yes or no? Yes or no? Eh, Atturne, hindi makapagpaliwanag eh. Gandang gabi, Galachuche. Tuloy yung. Senador, maayong buntag si Admar po ito. Sir, gusto ko lang malinawan. Sa ilalim ng konstitusyon, kung ano yung iprinisenta ng executive na gusto niyang budget para sa susunod na taon, doon lang magdudwell ang Kongreso sa paghimay dito. Pwede lang niyang babawasan, hindi pwedeng dagdagan. So kumbaga, nabanggit mo kanina, mahigit 400 billion pesos ang nadagdag sa original na panukala ng executive. Yes, 450 billion pesos. 450 billion. Hindi mo ha. Opo. Tama yun. Mm-hmm. Kasi nga presidential form tayo, lahat ng information about the government, hawak yan ng executive branch, ng office of the president, chief executive, alam niya. Tsaka meron siyang Department of Budget Management na nag-a-approach yan. Lahat ng ahensya ng gobyerno, linalapitan para hingin, ano ba ang inyong mga budget? So sila ang nagbuo niyan, sila nag-aral niyan. At pagkatapos ng kanilang malalim na pag-aaral, supposed to be malalim at seryosong pag-aaral ng mga budget request, ipipresenta na ngayon nila yan sa Kongreso. So meron na pong halaga, may amounts na yung kanilang proposal sa Kongreso. Kung tutuusin, ganito nga yan eh. Sa new program appropriations niya, 4 trillion yan. I-estimate lang natin, 4 trillion yan pesos. Tapos meron tinatawag na automatic appropriations. Yun yung sabi ng DBM. Wala na kayong choice dito kasi may mga batas kayong pinasa na sinabi ninyo na kailangan ilaan ito. Pang-retirement, ganyan. So, 1.7 trillion yun. Kaya nga naging 4 plus 1.7, kaya yung budget 5.7 trillion. Tapos may pangatlong pandugtong pa yan, unprogrammed appropriations. Ang sinubmit ng executive sa Kongreso, 281 billion ang kanilang level sa unprogrammed. Okay. Pagpasa ngayon ng Kongreso, pagdating sa new programmed appropriations, wala tayong problema, 4 trillion din ang pinasa namin. Pagdating sa automatic appropriations, ganun din, 1.7 trillion pesos din yung pinasa namin. Pagdating doon sa pangatlo na parte, yung unprogrammed appropriations, ang pinasa ng Kongreso, 730 billion pesos. Dinagdagan ang proposal ng presidente by 450 billion pesos. I-appropriations din yan. Tatlong klaseng appropriations yung binanggit ko po, mga kababayan. Program appropriations, automatic appropriations, unprogrammed appropriations. So kung makita mo yung tatlong kategorya ng gastusin ng gobyerno, lahat po yan ay appropriations. Ginagamit yung word na appropriations. At yan din yung nakasulat sa konstitusyon. Congress cannot increase the appropriations requested by the president for the operations of the government. So yan lang po ganun.
Ganun lang po kasimple ang instruction sa Congress, hindi pa masunod. Sir, ayan na. Yan lang daw, instruction sa Congress, hindi pa masunod. Bakit ang daming pundo? Bakit ang daming klase ng pundo, no? Pero ang hindi ko matanggap itong unprogrammed funds na dinagdagan pa. Yan ang kine-question ngayon ni Cuco. Simple lang naman daw nakalagay sa batas, bakit hindi masunod? Kasi nga po, simple lang din po, Senator Cuco Pimentel, sila kasi yung batas. Alam niyo po mga kababayan ko, dapat po ito sinisirho natin ito, itong pinag-uusapan natin. Kasi wala ho ito sa mainstream media. Galing lang ito sa SMNI, mainstream media. Pero sa iba, ABS-CBN, GMA, News 5, wala ho ito eh. Tanging sa SMNI lang ho ito. Tapos ngayon, ang SMNI, suspendido pa ng 30 days. So sa loob ng 30 days, saan tayo maghanap ng mga datos? Kay Marlica na lang. Wala na sa SMNI, no? Ito yung ano natin, ito yung nakakatakot sa Pilipinas ngayon. Kasi ito, pira ng bayan, bakit ho hindi ito pinapakalat? Bakit hindi po ito dinidisseminate sa lahat ng mga TV network? Nakarapatan naman ng taong bayan na malaman yung mga nangyayaring pundo na pinag-uusapan ho ngayon. Mantakin mo yan. 280 billion na nga ho ang nirequest na program budget. Tapos, nagdagdag po sila ng 450 billion at total of 730 billion ang program budget. Garapalan po ito. Harap-harapan na ito, guys. Kayo, bahala ho kayo kung kayong mga ensaymada balagers, kung masaya pa ba kayo sa nangyayari ho kayo. Tanungin ko kayo, masaya pa ba kayo? Ito ba yung gusto talaga ng Pilipino? Bagong Pilipinas, bagong muka. Billion-billion man, BBM. Tama o yung sinabi nila. Daming pera pag si BBM, daming pera nga eh. Ubos nga lang yung pera galing sa kaban ng bayan. Sabi ni Hans da, mga ensaymada, may sahod galing dyan. Malamang, lalo na po si Rindon. Sabi ni Pinoy Farmers, hindi pa ako magtaka na ulit lang ang history ng Marcos noon. Selinta siya. Yung 14 days ho kasi, gikan sa masa para sa masa. Pero yung 30 days bago na pag-usapan namin kanina, SMNI, buong ano na yun, operation ng SMNI, 30 day suspension yun. Ganong katindi ho sila ngayon, ha? Itong impormasyon na ito, 730 billion, galing rin sa SMNI. Pinalabas ng SMNI. Kaya tama ho talaga yung sinabi ni Senator Amy Marcos kanina na bakit binibira ninyo yung SMNI? Takot ba kayo malaman ang katotohanan? Ako, Senator Amy Marcos, ha, dapat makialam ka na dito, wasak na naman ang pangalan ninyo. Sabi mo pa naman, lilinisin namin ang integridad ng apelyido ng tatay ko. Pero hito ngayon, wala na ho kayo dito, guys. Senator Amy Marcos, baka maulit ang history. Dapat makialam ho kayo dito. Post-budget na nakarating doon sa dito sa Kongreso, yun din ba yung proposed budget ng executive? Tapos biglang nagbago nung nagkaroon ng BICAM? Correct. Yan. That's correct. Yung pagproseso sa budget ay nag-uumpisa sa House of Representatives. Pero nanggagaling yan sa submission ng presidente. Kasi nga presidential form talaga tayo eh. Ang sikat presidente talaga. Siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno. Mm-hmm. May mga independent agencies lang. Pero generally speaking... Tinga lang ha! Ako, sa totoo lang, mukhang duda rin ako sa sinasabi ni Senator Cuco Pimentel na si BBM ang nagpapatakbo ng gobyerno eh. Kasi presidente nga daw.
Ang dami po kasi ngayon, Senator Coco Pimentel, nagpapatakbo ng ano eh, gobyerno ngayon eh. Si Tamba, si Mamshi. Ito yung masaklap, Diyos ko. Ito yung masaklap, guys. Ha? Si Mamshi, si Tamba. Ano na tayo ngayon? Maganda ko nga sana kung ang presidente mayagbols. Eh kung wala, durog tayong lahat. Ang pagpapatakbo ng gobyerno, presidente, kasi nga presidential form of government nga eh. Okay. So si presidente, nag-research na, kumalap na ng impormasyon, nag-connecta na sa lahat ng ensya, meron na siyang president's budget. Binibigay niya ngayon yan sa... Hi, Jeffrey Lasiman, maraming salamat sa pag-uli. Jeffrey, kamusta, Jeffrey? Hello, mga kabisdag, galaw ng mga kababayan, harap-harapan na. Ginagago na talaga. Ng mga buhaya. Merry Christmas, Happy New Year. Jeffrey Lasiman, salamat sa pag-uli. Tuloy, oh. The House of Representatives. Mm-hmm. Pinaproseso ngayon yan ng House of Representatives. Pagtapos na sila, ipapasa nila yan na parang batas. Mayroon na silang panukalang batas. Bill na. General Appropriations Bill. Papasa ngayon nila yan sa Senate. At ganun din, ipapasa rin namin yan ng parang batas. So meron din kaming tinatawag na Senate version. Kung hindi magkamukha yung dalawa, kung hindi eksakto ang itsura ng dalawa, yung House Bill at saka yung Senate version, magkakaroon ng Bicameral Conference Committee. Mm. Yun na yun. Tama ngayon yung sinabi mo, Admar or MJ, yung sinabi ninyo na nung pumasa ang budget sa House, yung unprogrammed appropriations, ang ano level niya, 281 billion pesos. Mm-hmm. Yung pumasa ang budget sa Senado at sa Senate version, ano ang level ng unprogrammed appropriations? 281 billion pesos. So tugma, walang mm-hmm. problema. Tugma mm-hmm. din sa president's submission, 281 mm-hmm. billion pesos. Mm-hmm. Pero nung binalik na ngayon yung Bicameral Conference Committee report, mm-hmm. magkano na po ang level noong unprogrammed appropriations? 730 billion pesos. Mm-hmm. So iba, doon biglang nagbago. So sa yung president's budget, 281 billion pesos. House version, 281 billion pesos. Senate version, 281 billion pesos. Oh, final version, after bicam, 730 billion pesos. Yun po ang ngayon, ganun po ang ating ganun po kasimple ang ating presentasyon sa taong bayan at sa Supreme Court if ever maka-file po tayo ng petition to question this para once and for all matapos na 'tong issue na 'to kasi nakikita ko po yung trending. So ganun ang reasoning nila na hindi naman yan kasama sa budget. Paano naging hindi kasama sa budget yan? Sinasubmit nga ng presidente yan kasi pati sa law na pinapasa namin kasama din yan. Tapos sasabihin mo hindi kasama sa budget. Mm-hmm. And... Ayan, legit na legit yung pinag-uusapan ho natin na 730 billion pesos. 731 nga ho yan eh. Kasi nga yung ni-request ng presidente 281 billion. Ang tumugma naman daw pagdating sa bicameral, nagiging 730 billion. Kayo na po manghusga ito guys ha, kasi nga bawal ho sa batas na magdagdag, pero pwede magbawas. Pwede magbawas, pero bawal magdagdag. Saan nga ba pupulutin ang Republika ng Pilipinas? Booking na booking. At maganda rin naman yung gagawin ni Senator Coco Pimentel kasi nga magpapile siya sa Supreme Court. Kikwestiyonin niya ito. Bilisan mo, Senator Coco Pimentel. Kasi kung pahinay-hinay ka, Senator, baka wala ka ng makomplain pa. Pero at least ako, pasalamat ho ako kay Senator Coco Pimentel. Again, hindi naman talaga ako sumusuporta kay Senator Coco Pimentel kasi minsan
iba po yung kanyang komentaryo. Minsan galit kay Inday, kay Tatay Digong. Pero dito, sa parting ito, saludo ako kay Senator Coco Pimentel kasi nga, pinalabas niya sa taong bayan sa pamamagitan ng SMNI News Channel na mayroong palusot ang program budget, ang program funds na ni-request ng Office of the President na una 281 billion ngayon at bigla-bigla na lang nagdagdag ng 450 billion na nangyayari, ang program budget nagiging 730 billion na. O kayong mga taxpayer, ano sa palagay ho ninyo? Kailangan ba magpaliwanag itong Kongreso kung bakit nagdagho-dagho sila ng 450 billion? At kailangan ba nila magpaliwanag kung para saan itong unprogram budget na umabot na ho ng 730 billion pesos? Aba ho, para sa akin eh. Kailangan po ipaliwanag ng Kongreso dahil nanggagaling na po yan sa senador at nanggagaling na po yan sa isang abogado kay Senator Coco Pimentel. O ngayon, punta nga ho tayo dito sa kakaibang ano, sa kakaibang sorby. Meron po kasing sorby ang Pulse Asia. Hindi ko maintindihan anong klaseng sorby ito. Pinapatamaan nga ho ito kasi si BBM at si Tamba. No? Mabilis ang highlights ang ito mga kabisdak. Naglabas po ng bagong sorby po itong na Pulse Asia. Ayan. Pahayag. Ang sorby po na yan, personality traits of the top 5 government officials. Hindi ko na po mabasahin ang lahat. Ang gusto ko po lang malaman, ang gusto ko pong ipaalam sa inyo, kung sino ba yung matapang at sino ba yung duwag. Sabi ni Breitnery, ayaw ko na magtrabaho, sayang ang boys. Sige, ayaw mo matrabaho tol, magutom ka. Animal, no? Sakit sa bangso, magtatrabaho ka, animal. Ginagago yung pundo ng bayan, mabira. Sabi ni Buhay Canada, salamat po sa pakulay, antayan nila. Mga sundalo naman, kasama mga raming Pilipino. Ito guys, ha? Kakaiba pong sorby na ito. Kasi nga, di ba, yung kalamitan sorby ay, ang tawag yan? Trust in approval rating. Pero ito kakaiba ang ano, sorby na ito. Ha? Kaya lang sorby na ito, may sinasabi kung sino ang duwag at sino ang matapang. No? Sino ang duwag na leader at sino yung matapang na leader. Okay, ito. Ang sabi po dito sa Pulse Asia, ang pinakamatapang po na leader ng ating bansa ngayon, kasi yung top 4 na leader natin, presidente, vice president, Senate president, at yung Speaker of the House. Ang doon muna tayo sa pinakamatapang. Si Inday Sara ang nakakuha ng 57% na siya ang pinakamatapang na leader. Palakpakan. At walang question po diyan. Talagang matapang naman po talaga ang mga Duterte. At no mercy for criminals. Yay! Ngayon, dito tayo sa duwag. No? Ang kabaliktaran ng brave o matapang ay duwag. No? Yung kulay asul kasi na rating, average yung kulay asul. Yung kulay green, talagang highest rating po yan. No? Ay si BBM, nakakuha po siya ng 31%. So, ibig sabihin, duwag lang ito, duwag. Ulitin ko ha, si BBM nakakuha ng 31%, ang tawag sa kanya, duwag lang. Ha? Duwag. Hindi ng sorbi ng Pulse Asia. Hello, konserbi na to. Okay, dito tayo sa kay Tamba. Dito tayo kay Tamba. Again, na 31% si BBM. Oh, dito tayo kay Tamba. Huwag na natin isama yung Supreme Court na. Ah, sabi ni Laura, ang layo nga eh. Ang tapang ninday 57.
Pero kay BBM 31, oh, duwag siya, ha? Dito tayo kay naku tambaw. Nasaan mga tambaluslo supporter? Oh, nasaan? Nasaan yung mga tambaluslo Sinsay Mada supporter? Ano kayo, pag-usapan po natin yung pinakaduwag. Kasi kami, hindi sara kami, di ba? Duterte, matapang ho talaga yun. O, dito kayo, baka lumamang kayo dito, pinakaduwag. Ah, gusto niya? Okay, okay, okay. Dito muna tayo sa, ano, it's a tie. Si BBM, 31%. Brave daw, brave eh. Ibig sabihin, hindi siya matapang. Duwag siya. Kasi asol-asol, no? O, dito tayo kay Senator Mig Sumire. Okay. Hoy, palisensya, bakit ganito sorbi ninyo? Nimal. Nananadya kayo, ha? Nananadya itong palisensya. Ay, pag pula, talagang ano na to, below. Punta si Senator Mig Sumire, pulang-pula lahat. Ah, ito eh, si BBM duwag, ito naman duwag, duwag na duwag. Ano eh, ito sobrang duwag, ito, sobrang duwag, no? Si BBM duwag, si Mig Sumire sobrang duwag, tama ba? Si Mig Sumire pula, nako, 16%. Wala si Inday, 57%, no? Si Mig Sumire, wala pa sa kalingkinga, no? 16%. Okay, dito tayo sa Tambaluslo supporter. Sa Tambaluslo supporter ito, sa Tambaluslo supporter, no? Sabi ni Victoria, comedy stats lang niya. Buti na, bakit pa na ganito kayong survey para sa Asia? Naku, grabe ka naman, tamba. Ang lupit mo. Ay, tutol ako dito, ha? Eh, hindi ko nagustuhan yung rating mo dito, ha? Palsisya kay Tamba. Diba ang tapang ni Tamba tumayo dun sa Kongreso? Titindig ako para sa bayan! No? Titindig ako laban sa mga nagdidikta! No? Buto ka tapang-tapang nun! Ay, palsisya tapang nun. Sumisigaw nga siya, titindig ako! Titindig ako laban sa bayan! Titindig ako laban sa mga nagdidikta! Naninira ng integridad! Di ba sabi? Titindig! Ay, puta, bakit walang tapang to? Duwag! No? Pinakaduwag, 15%. Ay, puta! 15%?! Tapos titindig ako? Tama yung sinabi ni Tatay Digong eh. Huwag na nga tayo maglukuhan dito. Grabe si Inday, 57%. Si Tamba, 15%. Si Sumire, 16%. Oy, ibig sabihin ba, medyo may tapang pa kuunti si BBM. Duwag lang si BBM eh. 31%. Pag pinagsama-sama yung kanilang rating, habol ba si Inday? Gago. Sabi ni Supra, what? Oh, 15% ka, pero tapang-tapangan lang pala yun. Titindig ako! Titindig ako! Ah, puta, 15% eh. Grabe. Pagsamahin mo na yung kay BBM at saka kay ano, habol ba si Inday doon? Ah, ito yan ah. Ay, habol nga. Mga 60% din. Meron layo nila kasi 57% si Inday eh. Si BBM, 31%. Si Mig Sumire, naggusto makipagdigmaan sa incheck. Ay, gago, no? Si Mig Sumire,
na gustong i-deport yung ano, yung ambassador ng Incheck. 16% lang. Si Tamba na, titindi gaga. Ni Mal, 15%. Ang galing nyo talaga. Patawa itong mga leader po natin. Kaya, ito, ang para sa bayan nating mahal. Jong, 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 jong. Ay, sinabi naman ni Tatay Digong na ano. Wala yan! Hindi makasaway. Huwag na, duwag yan mga yan. Takot masyado sa ano, human rights. Walang kwenta. Kung masyado kang takot sa human rights, walang mangyayari sa gobyerno mo. Babayaan mo yung mga kurakot, bilyon-bilyon ng mangungurakot to the left, mangungurakot to the right, baon tayong lahat. Magandang gabi ho sa inyong lahat dito sa Bisdag Pilipinas. Pa-share nyo po ang live na ito upang malaman ng maraming Pilipino na mayroong pinalusot po silang 730 billion pesos and program funds ayon po kay Senator Coco Pimentel, dahil wala ho ito sa mainstream media at ang tanging nagpalabas dito ay ang Isiminay na pinatawa na po ng suspensyon ng 30 days. Naku, galing naluko na. Wala na ho tayong ano. Pa-share guys, pa-share, pa-like. Well, galit na kayo ha? Buta kina, sino bang hindi magalit? Mahal ang bilihin ngayon eh. Magpapasko na sila, grabe yung pera, bilyon-bilyon pinag-usapan. Maraming salamat po sa pamaskong handog, Isabela Perida, Ma'am Lourdes Ismas, Jeffrey Olasiman, Buhay Canada, Dali for short, Miss Queen Adiser, Davilo, Shinari, Zaza, USA, Lalita Gono, Tita Remede, Maria Crisanta, Telinda, Feringan, Gigi Kujima, Sinja, Jin Saturn, Jimari Sakai, Chai, Sakaris, Babies, J. Idol, Itunin. Si Mambiasa, Mambibian, si Perardi, 81% patas, nag 91% nga eh. No? Dagang salamat, pa-like naman, Bisaya, Subida daw, maraming salamat, Luzon, maraming salamat, Pilipinas. Maraming salamat sa lahat mga OFW saan mang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa. Dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino. Kaya naman, saludo po ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Sabi ni Cheto, baka ipatawag si Coco Pimentel 730 billion sa Congress. Oh, mag-ano kayo dun, magpagalingan kayo ng talino. Magandang gabi po, Edla yan. Ay, bukas po ng hapon ha. Wala po tayong topic, pero tayo po ay magpapasaya ng maraming kabataan. Alauna po yan, ilalive po natin yung pamimigay po natin ng libreng bag at mga school supplies. Meron din po tayong pa-ice cream muli sa mga kabataan. At maraming salamat po sa mga nag-sponsor. Ate Linda, Sniper, Ma'am Maria Crisanta at Ma'am Sarabina. At lahat po kayo ng mga subscribers, followers, moderators sa Bisdag Pilipinas. Kasama po kayo sa ating kawang gawa. Salamat rin po sa mga bashers. Salamat din po sa mga trolls na tumatambay sa Bisdag Pilipinas. Dahil kasama po kayo sa kawang gawa po natin sa Bisdag Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga Skunyans, Duterte Dyer supporters, kasama na rin BBM supporters, Inbantag supporters. Pagalit ka sa droga, magbantag ka. Bisdag Pilipinas, God first. Net Passion Arcane, Elizabeth, Yusitari, magandang gabi ho sa inyo. Merry Christmas po sa ating lahat. At maraming salamat sa Team Replay, Asylum Subscribers and Followers, Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Pa-share po 1,000 bisis. Bisdak Pilipinas!